Hi everyone, kumusta po kayong lahat? Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pork barrel scam o yung PDAF na sinasabi. Dahil ngayong araw, naglabas ang Sandigan Bayan ng kanilang desisyon sa kaso ni Jinggoy Estrada. So, ang nangyari, pinawalang sala sa kasong plunder si Jinggoy Estrada. Pero, hinatulan siya ng pagkakakulong sa kasong direct at indirect bribery. So sa mga hindi nakakaalam, ano nga ba itong PDAF scam na ito o yung pork barrel scam? Itong pork barrel scam actually, ito yung pagpopondo na supposedly sa mga proyekto ng ating gobyerno, maaaring sa pamamagitan ng mga NGO o sa pamamagitan ng mga foundations, sa tulong din ng mga LGU o ng mga local government units. Pero ang nangyari dito sa pork barrel scam na ito, ang pinondohan dito ay mga proyektong tinatawag na ghost projects. Kumbaga, itong mga proyektong ito ay nasa papel lang, pero actually, hindi sila mga nag-e-exist na mga proyekto. Pero pinupondahan kunwari ito, at ang pondo dito ay galing sa sinasabing PDAF funds. So ang nangyayari, kunwari itong mga proyektong ito, itong mga ghost projects na ito, ay i-implement ng mga kumpanya ng JLN Company o ng Janet Lim Napoles Company. So ang gagawin nitong JLN Company na ito ay gagawa sila ng mga fake foundations or mga fake NGOs. In fact, sabi nga ng ilang mga witnesses, ang ilan sa mga directors or mga incorporators sa mga sinasabing fake NGO at fake foundation na ito ay yung mga mismong mga kasambahay lang ni Janet Lim Napoles. So itong fake NGO or mga fake foundations na ginawa nila, ito ang magiging recipients o tagapagtanggap ng mga particular na PDAF pondo ng bawat legislator na susulatan nila o kung saan sila magre-request ng pondo. At hindi lang yon, ang bawat peking organisasyon katulad ng foundation or ng NGO na ginagawa nitong JLN Company na ito ay may kanya-kanyang bank account na kung saan dito dinideposito ang pondo para kuno sa implementasyon ng proyektong ito. At ang mga pondo na tatanggap nila ay sinasabing pinaghahatian daw ng legislator o ng isang mambabatas, ng isang opisyal o sino mang opisyal ng Department of Agriculture, pati na ng ibang mga local mayors or local governors. So ang estilo ng paggawa nila ng ganito, gagawa ng request o ng sulat ang mga empleyado ni Napoles para sa mga legislators at pati na rin sa mga local government units. At karamihan ng mga sulat nila, ang ginagamit nilang mga signatures dito, ay gawa lang nila, kumbaga mga forged signatures. Kung kaya may mga ibang opisyal na nadamay dito sa kasong ito na walang kamalay-malay dahil ang mga signatures nila ay ginamit lamang para sa mga pag-request ng pondo. When in fact, hindi naman nila itong totoong mga signatures. At hindi lang paggamit ng mga forged signatures ang sangkot dito. Kung hindi, pati yung paggamit ng mga tinatawag na mga emissaries o mga third parties na kung saan itong third party na ito ang makikipag-contact, halimbawa sa isang local mayor or sa isang mambabatas or sa isang legislator or sa isang local governor, at ang kapalit nito ay magkakaroon sila ng komisyon. So yung nangyari kay Jinggoy, ang kaso niya ay dahil sinasabi nga na may binulsa siya na 183 million pesos sa PDAF scam na ito na nangyari noong 2004 hanggang 2010. Sinampahan siya ng kasong plunder noong 2014. Kasama na sinampahan sa kasong ito ay si Bong Revilla at si Juan Ponce Enrile. Pero itong si Bong Revilla, napawalang sala na ito sa kasong plunder noong 2021. At si Juan Ponce Enrile naman, pending pa rin yung kanyang kaso dahil kasalukuyang pinalaya siya dahil sa edad at sa kanyang kalusugan. So sa hatol na inilabas kanina ng korte, pinawalang sala rin si Jinggoy Estrada sa kasong plunder. Pero hinatulan siya ng pagkakakulong sa kasong indirect bribery at sa direct bribery. So dito sa direct bribery, ang sinasabi nito ay dahil sinasabing tumanggap ng 1,000,000 piso itong si Jinggoy Estrada para sa pag-endorso ng isang NGO. Nakalauna, nalaman nga na hindi pala nag-e-exist itong totoong NGO na ito. And pangalawa naman ay yung kanyang indirect bribery na kung saan nahinatulan din siya ng pagkakakulong dahil sinasabi nga na tumanggap siya dito ng 1.5 milyong pesos hanggang 4.2 milyong pesos sa pamamagitan ng isang Ruby Tuason na tumanggap nito para sa kanya. So ang hatol sa kanya dito sa direct bribery ay 8 to 9 years at 2 to 3 years naman sa indirect bribery. So ang total nito, kung maximum ang ibibigay sa kanya ay nasa 12 years na pagkakakulong. Exonerating me of the plunder charge against me. That means to say that I did not steal any money. I did not receive any money.
That's why I would like to thank the magistrates of the Sandigan Bayan that after one decade, my case has already been resolved. It took almost 10 years, sir. It took almost 10 years, but I'm very, very thankful. Sir, paano ang mechanics lamang sa dalawa pong... This is a vindication of my name. Opo. And I am emerging victorious at this point. But as to the conviction of the direct and indirect bribery, I am not a lawyer. I haven't read the decision, but I am so surprised since based on the information sheet, there was no bribery or indirect or direct bribery filed in the information sheet. It is only the case of plunder. And I have been already acquitted. I have been exonerated of plunder. And I will ask my lawyers to exhaust all legal remedies, all legal options available for me. But then still, I believe in our justice system. Sacrifices in the past 10 years, sir, how was it, sir? Waiting for this verdict. Well, of course, kahit matagal, maganda naman yung resulta, maganda naman yung kinalabasan. Kaya ako'y nagpapasalamat unang-una sa ating Panginoon, pangalawa sa ating mga maestrado dito sa Sandigan Bayan, yung aking pamilya who stood with me, who stood by me through thick and thin. Kinabahan ba kayo? Did you expect enough guilty? Of course, lahat naman ng accused ay pagpapasahan ng sentensya, siyempre kakabahan. Nakatulog pa ba kayo last time, sir? Masyado. Binabanggit po doon na detention. How is that going to work out? Well, nothing is final, okay? That is appealable. We will file the necessary motion for reconsideration before the Sandigan Bayan. Okay. And yes, I will instruct my lawyers to exhaust all legal options, all legal remedies. What's your plan right now, sir? Plans. I'm going to rest. Pwede ka na lumabas ng bansa na hindi napapaalam. I am still under the jurisdiction of Sandigan Bayan. So hindi ka basta pwede makalabas ng bansa. Kailan magpaalam pa rin. Pero sa ngayon kasi, dahil nag-file pa yung kanyang attorneys ng motion for reconsideration, hindi pa pwedeng ikulong itong si Jinggoy Estrada hanggat hindi pa nagkakaroon ng bagong desisyon dito sa kanilang final na motion for reconsideration. Ngayon, kung hindi ito papanigan ng Sandigan Bayan, itong kanilang motion for reconsideration, pwede pa rin la ito iakyat sa Supreme Court. So, ang mangyayari, matagal-tagal pa bago magkaroon ng final and executory na hatol dito sa naunang naging hatol kay Jinggoy Estrada. So, ibig sabihin nito, habang hindi pa nagkakaroon ng final and executory na desisyon ang korte, ay malaya pa rin si Jinggoy Estrada. Kumbaga, bilang isang senator, pwede pa rin siyang mag-function as a senator. Pero kung titingnan natin, parang hindi na maganda, di ba? Sana for delicadeza sake, mag-resign na rin si Jinggoy Estrada bilang senator. Kasi kahit pasabihin natin na nagsampa sila ng motion for reconsideration, pero may hatol na kasi na unang lumabas na guilty nga siya for direct and indirect bribery. So kumbaga, may lamat na yung kanyang pagiging senator. So kahit pasabihin natin na hindi pa ito pwedeng i-implement dahil nga sa kanilang motion for reconsideration na isinampa, pero just the same, may hatol na yung Sandigan Bayan. May nauna ng hatol na inilabas na may parusang pagkakakulong. So for delicadeza sake sana, huwag na antayin ni Jinggoy Estrada pa na magkaroon ng hatol, ng final na hatol dito sa kaso niya bago siya mag-resign. Kasi kumbaga, ang tingin ko dito sa motion for reconsideration na ito, parang ito yung mga ginagawang mga delaying tactics ng mga abogado para nang sa ganun, hindi agad-agad makulong yung kanilang kliyente. Ngayon, hindi rin kasi ganun kadali na mapagbigyan yung motion for reconsideration na hinihingi nila. Not unless meron silang mga ilalabas na mga bagong ebidensya na hindi na ilabas bago magkaroon ng desisyon yung korte dun sa naunang pagdinig nila. So halata na magiging delaying tactics lang ito para mapatagal palalo or hindi agad na makulong itong si Jinggoy Estrada. Pero just the same, lumabas na sa desisyon ng korte kanina na guilty sa direct and indirect bribery itong si Jinggoy Estrada. And for that alone, siguro naman kung meron siyang delikadesa, ay mag-resign na lang siya. Para nang sa ganon, magkaroon pa ng credibility yung Senado natin. Dahil talagang hindi maganda tingnan para sa akin na ang isa sa mga nakaupong senador natin ay nahatulan ng guilty ng korte sa kasong direct and indirect bribery pero patuloy pa rin nagfa-function as senator ng ating bansa. Kumbaga, hindi lang ito bilang pagrespeto ni Jinggoy sa kanyang sarili, kung hindi, pagbibigay respeto rin niya sa ating Senado. Ngayon, kung talagang naniniwala siya
na nagkamali ang korte sa pagbibigay ng hatol na guilty sa kanya sa kasong direct and indirect bribery. Meron naman siyang mga options for legal remedies na ito nga isa sa mga gagawin nila ay itong pagsampa nila ng motion for reconsideration. Pero habang hindi pa itong nadidesisyonan, mas maganda na mag-resign na muna siya bilang senador ng ating bansa. Yung kasong plunder kasi, nasasampahan ng isang tao ng plunder kapag ka ang perang involved dito ay more than 50 million pesos. Dito sa kaso ni Jinggoy, 183 million pesos ang sinasabing involved dito. Pero hindi ito napatunayan sa korte at napawalang sala siya. Itong direct and indirect bribery niya ay below 50 million pesos. Kung kaya hindi ito matatawag na plunder. Kaya ito ang dahilan kung bakit napawalang sala man siya sa kasong plunder, pero hinatulan naman siya sa kasong indirect at direct bribery. Importante lalong-lalo na sa mga opisyal ng ating gobyerno ang tinatawag na delikadesa. Kumbaga, dapat marunong magkusa ang sino mang opisyal ng ating gobyerno, lalong-lalo na kung ang involved dito ay yung kredibilidad niya. Hindi lang para sa sarili niya, kung hindi bilang respeto na rin sa institusyon na nire-represent niya. And this is all for now, mga kaibigan. Have a wonderful day, everyone. Ingat po kayo lagi and enjoy your weekends tomorrow. Have a safe weekend, everyone, and God bless.